Teka. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka. Ito na ang tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Hola! Yabu. Kamusta ho kayo dyan? Ano man ang inyong ginagawa? Saan man kayo naroon? Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre marami ho tayong pag-uusapan ngayong hapon. Senyor, meron akong tanong sa'yo. Nasaan ka? Where are you, senyor? Nasaan ka? Sa tabi mo! Ha? Nasaan tabi mo ako? Ano ba problema mo? Nasaan tabi mo ako? Para kang tutulog. Nasaan tabi mo lang ako? Tinatanong mo pa ako? Para ka namang natutulog na naman eh. Alas 4:30 na eh. Programa na natin. Oo, nasaan ka? Oo, tayo ha? Na. Oo. Basta ako, people. People know the truth. Ha? Alam yes, ng katotohanan yes, ng madlang people ang katotohanan. Bumati muna tayo. Maganda nga po sa inyo. Mon Ilagan po ito sa programang Teka with... Senyor Ray Pacheco. Ayan. At best times po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas dyan po sa buong Islas de Pilipinas na mga kababayan natin at mga nandyan din sa iba't ibang panig ng daigdig. Buenas tardes, magandang hapon, good afternoon. Ayan na ha. Ayan, oo. Kompleto. Oo. Senyor, may tanong ako sa iyo. Baka naman ikaw gumawa ng hashtag. Hindi ako gumagawa niya. Pero sikat yung hashtag ha. Ang daming kumagat ha. Nagkita mo yung hashtag, maraming kumagat ha. Nag-trending ano, nag-trending. Hashtag nasaan ka? Nag-trending eh, ano? Nagtatrabaho naman ang Pangulo. Hindi man physically present, narado sa mga areas, di ba? Sinasabi ng Pangulo, tang Malacanang, ni Secretary Harry Roque, aba, ako'y nakaharap dyan sa ibang oras ng gabi sa ASEAN Summit, nagtatrabaho. Ayun, yun ang sabi ng Presidente. Yun ang sagot. Alam nga namang kasagsagan naman ito eh. Sagot na ba ni Vice President? Bakit? Hindi naman akong gumawa ng hashtag na yan ah. Wala naman sa akin yan. Hindi naman ako nag-tweet ng ganyan ah. Ako ba? Oo. Naku, medyo, alam mo sa inyo, napag-uusapan lang natin ito. Ano ang katibayan mo? Ha? Ano yan? Ang katibayan mo? Ba't mo nasabihin ako? Ano katibayan mo? Bakit ako? Alam mo. Ba't mo tinuturo ko? Ano katibayan mo? Alam mo sa inyo, napag-uusapan natin ito ngayon sapagkat ito yung nagiging mainit na palitan, no, ng salitaan bilang ng number one president, no, number one officer, no, ang ating ama ng buong Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte, at ang mga ikalawang pangulo, si Vice President Leni Robredo. At this time, senyor, no, of course, may mga ibang nagsasabi, may mga ibang sektor na sana naman matapos na yung palitan ng masakit na salitaan sapagkat unang-una, nasa gitna tayo ng pandemya. Pangalawa, nasa gitna pa rin tayo ng kasagsagan pa rin ng pagtulong ng gobyerno. Siyempre, palagi nangunguna yung government machinery dyan and resources. Pagtulong sa mga taong nabahaan, sa mga iba't ibang lugar na talagang nakaranas ng hagupit nitong si Ulysses. Sana wag na pong sabayan ng ganito, no, matapos na yan sa dalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Ang Pangulo at gayon din si Vice President Leni Robredo. What is your take, senyor? Okay. Ngayon ay idiniklara na po ng Pangulo, yung kahapon tinatanong pa natin, dire-recommenda ng NDRRMC, state of calamity na po ang buong Luzon. Yan. Ibig sabihin, kung state of calamity na lang tayo, sabi ng Pangulong Duterte, di ba? Kaya pinirmahan na. Price freeze tayo. Oo. Ha? Napirmahan na. Yes. Kaya magiging pati yung ating automatic na rin yung kung tayo ay nasa ilalim ng state of calamity, ang Luzon, kasama ba tayo doon? Entire Luzon. Kasama no, ba Luzon. Metro Manila? Oo. O, kasama Metro Manila? Kasama tayo sa price freeze. Ngayon, di kasama tayo sa price freeze. Okay. Oo. Unang-una kasi naman talaga. Oo. Pero yan, mas kailangan kasi talaga doon sa mga areas, particularly sa sinasabi natin sa gitnang Luzon, ano? Ang regions 2, yan, kasama dyan yung Tarlac, Pangasinan, Bulacan, Pampanga, oo.
Central Luzon, Calabar Zone, no? Region 4A. So ayan eh, malaki kasi yung area talaga na tinamaan. Oh, kaya naman tama lang okay. Na unang-una is magkaroon ng ano ng price freeze. Eh pagka nagtaas ka pa naman ng presyo ng pagkain, mm-hmm. ng gulay, ng manok, senyor, eh talagang wala ka namang kahabag-habag niyan, di ba? Wala ka ng bundi. Ha? Wala ka ng bundi. Ang budhi mo ay itim na. Kulay itim na. Ayan. Ayan na. Ayan. So, kwestiyon nga pala. Yes. Eh maganda. May, kahit na ganitong nagkaroon tayo ng kalamidad, di ba? Nagiging problema natin ang evacuation center kasi yun ang pinangangamba natin, Mayor. Okay. Dahil kasi isipin mo, dahil nga nasa pandemic tayo, okay. Eh siyempre, pinalalahanan tayo nung pang mga nakarang panahon na upo paano yung mga nandyan ngayon. Uh-oh. Kasi nakalimutan na yung tinatawag na social distancing, yung ating tinatawag na health protocol. Natutuwa tayo, maganda yung balita sa atin dahil yung paggamit ng tinatawag na yung COVID-19 testing sa evacuation, yung antigen ba na tinatawag, okay. Na pinagamit dyan sa evacuation center, na inimok yan, natatandaan natin ng mga Okta research team natin sa UP, effective ha? Dahil walang record ngayon ng DOH, itong magandang balita ngayon ni Josec Berhere, walang evacuee na nagpositibo sa COVID-19. Ayun, okay. Dahil nang paggamit nila itong antigen testing sa evacuation center. Senyor, buti naman. Senyor? Magandang matanong din natin yan. Ah. Ano, kay retired Colonel Atanasio Macalan, siya ang ating Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer o IC ng Cagayan. Sapagkat ang lalawigan ng Cagayan, senyor, ay of course, ito ay tinamaan ng malaki. No? So malaman natin, makakuha tayo ng updates. At in the same manner na kung dito, nagsagawa din ng Department of Health ng antigen dun sa mga evacuees. Kasi marami sila mga evacuees. Ayun. Okay? Tama. So nasa linya ng ating komunikasyon ngayon, senyor, si retired Colonel Atanasio Macalan. Magandang hapon po, sir. Good afternoon po and welcome to the program Teka Teka dito sa DWIZ. Yes, magandang umaga. Magandang hapon, Sir Mon. Asa kasi Sir Pacheco, magandang hapon sa inyong lahat nakikinig sa inyong programa. Magandang hapon po. Thank you. Maraming salamat po sa inyo, Colonel, no? Sa pagsama niyo dito sa ating programa sa Teka Teka. So unang-una, kamusta po ang Cagayan ngayon? Matapos po ang ilang araw, no? Webes, Biyernes, Sabado, Linggo, and almost 1 week na po, Wednesday. How is Cagayan Province now? Opo, at awa ng Diyos at unti-unti na nagkumakalma na rin yung panahon dito at nagsasubside na rin yung tubig dito sa Cagayan River. At nag-shift na po tayo ng operation. Wala na tayong search and rescue operation, kundi yung relief operation na tayo ngayon. Okay. At maraming salamat sa magandang puso ng ating mga kababayan, mga NGOs at national government, dahil binuhos nila yung suporta dito sa aming lalawigan ng kasagsagan ng search and rescue operation. Mm-hmm. And then yung mga relief goods, nagsidatingan ng mga pinapadala na ating mga kababayan dito sa aming lalawigan. Yes. Okay. So, at this point, Ray, go ahead. Sige. Okay. Kenel, kamusta po ang casualty natin? Nadagdagan pa ba o as is pa rin na 14 po ang record na natanggap po namin? Nananatili po ba ang 14? I-correcta natin yung figure na ano, ibigay sa publiko, ano? Kasi yung isang isang patay, dalawang beses ni enter, kaya nagiging 14, pero actually 13 lang po ang casualty dyan. Ayun, mabuti naman. 13 lang pala. Okay. Okay. Maraming salamat yung Kenner. At least naninawan kami doon na 13 lang ang casualty. At yung mga sugatan po, mga ilan po ngayon? Ang 4 yung nasugatan. For yung injured natin. Okay. I see. Okay. Maraming. Okay, Mayor. Ilang ang gusto ko kasing dinawin kasi nakuha ko rito 14 eh. Yung pa 13. Okay, at least nakuha natin ang pinaka-source natin dun sa reliable source natin talaga direkta sa Cagayan. Okay?
Okay, thank you, Ray. No, Colonel, kanina po nabanggit nyo, so it's na parang relief operation sa lang itinutuloy ngayon sa lalawigan ng Cagayan. No? So ano pa ho yung ibang mga kailangan? Because there are so many associations, individuals, grupo na who are more than willing to help ito hong mga Cagayanos at magpadala ho ng kanilang mga tulong dyan sa mga apektado ng baha, sir. Yes, Sermon. Sa ngayon, ang kailangan ng ating mga kababayan dito sa Cagayan ay yung mga basic needs. Okay. Gaya ng mga tubig, potable water, yung gamot, damit, at mga bigas, at mga yung ready to eat na mga pagkain, yung madaling lutuin, mga canned goods, ganun. Yan ang mga agang pangangailangan ng mga tao ngayon sa atin na kalawigan po. Yes, you mentioned ito ho, no, mga basic necessities po nito, no, mga tubig, potable water and others, no. Ilan pa ho ba mga evacuees na meron pa ho ba naka stay in doon sa mga evacuation centers, Colonel? Alam niyo, Sermon, kung tingnan namin yung records namin, mas almost 75% yung adapt neighborhood yung nangyari eh. Yung lubikas lang sa kapitbahay, kamag-anak, sa kabilang barangay, ganun ang ginawa nila. Mm-hmm. At situlungan ng ating mga kababayan ng kasagsagan ng pagbaha. Mm-hmm. At yung kunti lang yung pumunta sa mga barangay halls sa school. Mm-hmm. Kunti lang. So sa ngayon, sa panahon ngayon, it seems na maganda yung sikat ng araw, nagsibalikan na sila sa kanila na tahanan. I see. Oho, para at least may chance na. Ano ho yung mga bagay-bagay na kailangang i-restore na, maibalik na sa normal para uli makapagbalik na sa normal na buhay ang mga Cagayanos? Meron pa rin kasi yung daanan na still na natabunan. Okay. Gaya dito sa Tuguegrao na very muddy, meron dito sa malapit sa Pinakanawan region, apat na extension road dyan, connecting yung kalye commercial dito sa Tuguegrao. So hindi pa madaanan yon dahil maputik pa. So yun ang ginagawa ang ating mayor dito sa Tuguegrao na pinaghahanda na ayusin pagkatapos ng relief operation dito sa Tuguegrao. Bagamat sa ibang LGUs, gaya ng Baggao, kasi may na-landslide dyan, pinagtuon ang pansin din ng mga national government kasi sa national road yung nangyari, pinangyarihan ng landslide. Ano? At dito rin sa Solana, may dalawang sitio dyan, sa sitio Bawan, dito sa Masin at sa Ipil. Sa ngayon, hindi pa pwedeng madaanan dahil nasira yung tulay. So yun lang naman ang reported sa amin. Meron din sa junction na Lasam, yun sa pupuntang Rizal, Gagabutan. Meron rin daan na hindi pa pwede madaanan. Kaya yun rin ang priority ng ating provincial government ayusin. I see. So marami pa ho palang aayusin. Malaking pera din ito, no? Kuryente po, totally restored na po ito, Colonel? Yes po, na-restore na lahat yung kuryente natin as of the other day pa. Pero standard yung pagka-restore dahil base sa mga linya na inaayos ng mga kagelko natin. So almost na lahat na ina-restore na yung energy line natin. I see. Okay. Ray, may pahabol ka kay Colonel? Yung communication, Colonel. Communication po, Colonel. Okay naman. Naibalik na rin lahat? Yung communication po natin, Colonel? Sharing? Colonel, yung mga communication po natin. Communication natin, okay naman. Okay naman po, communication natin. I see. Okay. So, wala naman po. Opo. Go ahead, Ray. Doon po sa evacuation center, ligtas naman po tayo sa COVID yung mga... Kasi po, hindi natin naiiwasan yung mga yung tinatawag nating health protocols dahil po sa nagkakasiksikan ng panahon na yon ng kasagsagan ng kalapitan, naiwasan po ba na wala naman pong nahawa o nagkaroon po ng problema sa COVID-19 dyan po sa lugar ninyo?
sa ngayon, nung umpisa ng nakikita namin yung rise at yung pagtaas ng COVID, nagmula nung November 10, biglang tumaas yung affection dito, recorded affection dito sa province of Cagayan, lalong-lalo dito sa Tuguegro, nag-register ng 123 sa Tuguegro alone yun. So overall registered na sa Cagayan nung araw na yun is 193. Pero sa ngayon, yung Tuguegro bumaba na, 119 na as of hapon yun. So bumababa yung trending na naman, bumababa. Pero ang dahil sa nangyari, sa tingin ko, 100% ano, na-violate yung health protocol ng dahil nga hindi natin mapigilan yung mga tao. So we expect na magkaroon ng rise na naman, tataas na naman. But I do hope na itong mga DOH ano natin, workers natin, nakikita po naman namin na ginagawa nila ng gusto yung kanilang trabaho, ginagampanan po nila ng other words ng kanilang tungkulin na if possible, ma-prevent yung rise ng COVID-19 dito sa probinsya natin sa Cagayan. Okay. I see. Okay. So, thank you very much po, Colonel. Thank you for joining us in the program, Teka Teka, dito po sa DWIC. We really appreciate your time at yun ho mga information na ibinabigay po ninyo para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po. Yes, Sir Ray and Sir Mon, maraming salamat din na naging bahagi ng inyong paluntuntunan. Malaging bagay po ito na kayo po ang aming kasangga para ipatid ang tamang information sa aming kababayan dito sa Cagayan. Maraming salamat. Mabuhay ito lahat. Right. Maraming salamat din po, Colonel Bacanan. Mga kaibigan, napakinggan niyo po si Retired Colonel Atanasio Bacanan. Ang siya pong in charge po dyan sa ating itong PB, yung tinatang nating PD. Ano yung tinatang natin dyan? Provincial Disaster Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer, PDRRMO OIC RMO. PDRRMO OIC. Ayun, pero alam mo Ray, mga picture. Going back to that, no, makikita natin na salamat naman at kahit papano ay talagang yung almost 30% na napunta doon sa evacuation centers, kasi yung 75% mismo ng population ng Cagayan, inadapt na nung kanila mga kamag-anak eh. May mga malaking bahay, matataas na bahay. So at least ngayon nakabalik na, pero maraming i-restore pagdating sa kuryente siguro, no, iba. Komunikasyon pa yung iba infrastructure, daan, no. So marami pang ano, marami pa ring aayusin. Pero patuloy pa rin ang fundraising para patuloy na pagbibigay at pagtulong ng ating mga kababayan dyan sa mga nasalanta ng Bagyong Ulysses sa area ng Isabela, Bicol, Cagayan, and maging sa Central Luzon. Ayan, Ray. Ayan. Okay. Metro Manila, wala naman tayong problema masyado, no? Wala. Ang Metro Manila, wala naman tayong masyadong problema dyan. Wala tayo okay, problema. Basta ngayon, alam na natin na medyo mga medyo humupa na at unang-una natin pasalamatan ang Diyos na makapagirian sa lahat. At least kahit na anong kalabidad natin dito na nangyari, kahit papano, hindi naging masyado malaki nakita natin na epekto sa istruktura. Pero doon naman sa mga namatay, at least hindi masyado marami. Kung kukumpara natin doon sa mga nagdadaan natin, mga kalabidad noon dati, Mayor, kung natatandaan mo, di ba? Oo. Kaya ngayon, tignan mo, ngayon nga, nakikita mo yung Nicaragua ngayon, pinaka-latest report nila, mukhang matindi ang nangyayari sa Nicaragua ngayon dahil dun sa hurricane ba yun? Yung hurricane naman sa kanila. Pagkatapos na natin dito sa Pilipinas. Mas parang nakikita natin, sort of comparison, parang mas matindi yun kaysa sa nangyayari dito sa ating bansa. Okay. Yan. Mayor? Oo. Nee, kasi iniisip ko lang ito dahil after all of this, no, at maibalik, no, it goes back to normal, yung mga areas, mga lalawigan na talagang nasalanta ng Bagyong Ulysses, no, although may mga tatlo o apat na bagyo pa tayo before the year ends, no, ito, papasok na ngayon yung lahat ng klase ng investigasyon. Sa Congress,
I think nag-file na rin na isang resolution para naman magpatawag ng isang paglilitis o kaya investigation, particularly sa Cagayan, nung nangyari dyan sa Cagayan, Isabela flooding and other areas, no? So, sinasabi ng isang kongresista dito, it's not just a finger pointing pagdating doon sa pagsasagawa ng investigation kung sino ang may kasalanan, no? But to find out solutions in aid of legislation. So, ito yung sinasabi ni Congresswoman Bernadette Herrera, sapagkat merong ifinal na magpapatawag sila ng investigation. So it is necessary, it is a necessary thing on how we would all avoid the necessary effects the thousands of lives of our kababayan. So kaya kinakailangan tingnan, i-analyze kung ano yung mga nagkakamali, no? Sapagkat sabi niya mayroong 21 catch basins in the country. Nabanggit ko lang to in the light of all this na slowly we're going back to normal, eto na naman tayo, no? Sa pagpapatawag ng mga iba't ibang klase ng mga investigation, senyor. Pagdating na natin sa normal, mayor. Nakalimutan na natin ulit yan. Yan ang hirap, eh. Sabi mo nga, nakalimutan natin na naman yan. Pagkatapos, pag-andyan na naman ang kalamidad, at saka na naman natin naaalala, di ba pinag-usapan natin ang ganire, ang ganito, ang ganito. Nakalimutan na naman. Pag naulit na naman yung pangyayari. Lagi na lang tayong ganun, eh. Alam mo ba kung ba't ko nababanggit yan? Dito sa ating bansa, ewan ko na nga kung nakikita mo rin yung naobserbahan ko. Pagdating dito ng pasukan sa eskwelahan, obserbahan natin, nung dati ng normal ang kalagay natin, laging kulang ng teachers, kulang ng room. Every year yan. Every time na magbubukas ang klase ng paralan, lagi yun ang problema natin. Pag-uusapan pa rin ulit yun. Tapos, eto din, kamukha ng kalamidad. Pag may nangyaring malaking kalamidad, pag-uusapan na naman. Ano ba ang nangyari ulit? Ayan. Ayan, sisiyan ulit. Ayan. At patawag dito, patawag doon, investigasyon doon, tapos in aid of legislation, but at the end, ito na naman tayo ulit. Yun lang ang ating napapansin. Sana naman, hindi pa natin matutuldukan itong isyong ito na lagi namang hindi natin may iwasan na merong ganitong kalamidad dito sa Islas de Pilipinas. Hindi naman natin tayo makakaiwas dyan, eh. Sabi nga ng presidente, meron siyang inihintay na mas malaking kalamidad. Ewan ko kung narinig ko na rin yung sinabi niya. Late, di ba? Sabi niya, ang pinaghahandaan daw niya ngayong kalamidad, mas malaki daw sa kalamidad ng Ulysses, ng Rolly, kundi itong Big One. Kasi hindi niya alam kung gaano tayo kahanda, dahil nakita natin, dito sa kalamidad sa bagyo, mukhang kulang tayo ng mga kagamitan para sa tinatawag natin sa mga ganitong klase ng mga calamity na mga kasangkapan. Tulad nga ngayon, dyan sa Cagayan, pinasabi, Mayor, mukhang hindi mo at na Governor, mukhang hindi ka ata naka-ready doon sa mga kagamitan na gagamitin kapag may mga kalamidad na ganito. Pero ang tanong, yung sinasabi ni Presidente na mas malaki pang kalamidad na darating, alam mo, ang isang napansin ko doon, Mayor, nung sumutulong sila sa Cagayan, alam mo, pinaka-importante, na nakikita ko lang sa ibang bansa, ang pinaka-importante, yung chopper o yung helicopter. Nakikita mo, dala-dalawa lang. Yun lang ang pwedeng gamitin natin na mabilis, pero kaso dalawa lang. Ang nakikita natin na paikot-ikot, yun at yun din. Kulang tayo dyan. Yan ang isang nakikita ko, ha? Baka sabihin mo, napakamahal naman senyor yan. Pero yan ang pinaka-major na nakikita ko, malaking tulong sa ganitong klase ng kalamidad. Lalo na yung sinasabing big one, ang helicopter, hindi bombero ng truck. Makakahihirapan na tayo dyan. Hindi yung kamukha ng nangyari sa motorboat. Yung motorboat na naginamit, di ba? Yung mga boat, hindi din naging effective. Nakita natin yung helicopter na ginagamit. Pero dadalawa lang, palitan pa. Kaya siguro ito ang dapat pagkukunan ng pansin, yung ating kagamitan sa kalamidad na ganito. Hindi ba natin pwedeng ma-modernize yan? Yun lang ang tanong ko, concern ko lang naman yun. Ayun, okay, sige. Mamaya, Ray, babalikan natin yung pagdedeklara at pagpirma dito sa ano, no? Sapagkat hawak-hawak natin ngayon itong state of calamity ang Luzon, no? The entire Luzon.
sumailalim na dito sa state of calamity, pero ang pinaka basic dito talaga is yung price freeze. Ito ang inaano, ito ang minomonitor ngayon ng Department of Trade and Industry. Okay, so balikan natin, sapagkat yung mga basic necessities lang, Ray, na kasama dito yung rice, corn, bread, fresh, dried and canned fish and other marine products, fresh pork, beef and poultry meat, fresh eggs, fresh and processed milk, madami, infant formulas, fresh vegetables, root crops, coffee, sugar, lahat po ito ay classified by the DTI and the Department of Agriculture na kasama dun sa price, Priced Act or Price Freeze. The Price Act also states that if the prevailing price of any basic necessity is excessive or unreasonable, the implementing agency may recommend to the President the imposition of a price ceiling for the sale of the basic necessity at a price other than its prevailing price. So talagang pwedeng kontrolin na kapag ganito ang sitwasyon. Yun ang parang entire mismo kabuuan nitong pagkakalagda para dito sa ng Pangulong Duterte pagdating dito sa pagdideklara ng state of calamity in the entire Luzon. Ayan. Okay? Ayan. Kaya, alisto kayo, baka magsamantala kayo, huli kayo. Oo. Kasi pagka merong nag-violate dyan, merong lumabag under the Republic Act 7581, aba ay magkakaroon, magpapenalty siya. One, meron siyang penalty. At meron siyang pagkakulong for a period of not less than 1 year or nor more than 10 years and a fine of not less than 5,000 nor more than 1 million pesos or both. Ayan. Depende ito sa magiging discretion ng korte. Ayan. Ayon kasi dyan sa batas ng RA-7581. May nagre-reklamo. Napakamahal ng pinukunan namin eh. Paano namin hindi tataasan ang presyo? Oo. Yun ang karamihan na nakikita nating reklamo. Ha? Oo. Eh, mataas yung pinagkahanguan namin eh. Sana babaan nila. Yun, yan na naman ang issue. Hindi pero alam mo, totoo kasi rin minsan eh. Lalo yung sa transportation cost ngayon, di ba, senyor? Yung pagbagsak ng mga gulay doon sa market. Yun. So, eh, kaya sasabihin nila, paano ba kami, hindi na kami magbebenta? Yan ang mangyayari na. Eh, kung ganito na rin lang ang mangyayari, ipinanggalingan naman namin, walang price freeze. Oh, dapat yung paggagalingan ng source namin, eh, magmura din. Eh, tapos kami magbebenta sa merkado, sa mga tao, sa consumers, eh, pero kami, eh, kami naman ang puputukan, eh, kawawa naman kami, lugi. Yun ang point nila. Okay, so paalala muna tayo, senyor. Okay. It's 5:02 in the afternoon, wag mo kayo alis dyan. Babalik po ang programang Teka-Teka. Teka-Teka, alas 4:30 na. Teka-Teka, alas 4:30 na. Okay, balik tayo, senyor. Balik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa, Teka-Teka. Ayan. Alas 5, ano man ng oras na ba? Alas 5:12. Alas 5:12. Ayan, alas 5:12. Tama oras ko, ha? May babatingin ka ba? Okay. May babatingin ka ba? Pag nako, napakahaba. Haba-haba. Mamaya na, maubusan tayo na oras. Dumadami ata. Oo. Dumadami ata dito sa Teka-Teka. Ewan ko, wala akong magawa eh. Oo. Babasahin ko na, ha? Oo. Ako muna. Ako muna, nasa na yung mapasahin ko na wala. Ayun. O, binabati ko muna yung mga Obare family sa Big Island, Hawaii tayo. Aloha. Aloha sa mga taga-Hawaii. Sa Obare family, si S-Room and Almida, Nap-Nap, CJ and JB, at saka po si Prising Obare ng Big Island, Hawaii. All aloha sa mga taga-Hawaii dyan. Ayan, ha? Pinati ko yung mga taga-Hawaii. Sino ba yung mga nagbabati dyan? Ito na, sina Barbie at Tem Dizon, si Lorenzo, si Kuya Loren Gulia, dyan sa San Mateo Norsegaray, si Satur at Baby Mercado, si Jimmy at Edith Del... Edith De La Cruz at si Tate Pedroso ng... ayan, sa Payatas, Quezon City. Ayan na.
Nabanggit ko na ba? Nasa linya pa na natin. Okay, meron ka rin babatid dyan, Mayor? Okay, hindi, mamaya na siguro. Nasa linya na si Raymond Ordinario, Senyor. Ang ating pag-asa weather forecaster para sa pagbibigay ng ulat panahon. Eto na! Mainit, malamig, maulan, maaraw. Teka, ano ba ang weather ngayon? Okay, oras natin, alas 5.14, kasamang Raymond. Kuya Raymond Ordinario, magandang hapon. Yes po, magandang hapon po, Mayor Mon at Senior Ray. So ito po magiging lagay ng panahon natin sa susunod na 24 oras. Patuloy pong nakakapekto itong amihan o Northeast Monsoon. Dito na lang po yan sa dulong Hilagang Luzon na magdudulot pa rin po ng maaliwala sa panahon. Maliban lamang sa mga pulupulong mahihilang pagulan, dyan po yan sa may Batanes at Babuyan Group of Islands. Samantalang dito po sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng ating bansa ay magkakaroon din po ng maaliwala sa panahon maliban lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay maglalaro mura 24 hanggang 32 degrees Celsius at sa Baguio City naman ay mula 15 hanggang 25 degrees Celsius. So Mayor Mon, wala rin tayo nakataas ngayon na gale warning sa anumang baybayin ng ating kapuluan. Kaya po malayang mga kapalaot ang ating mga kababayang maingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang po ang ating pinapayo sa papalaot dyan sa dulong Hilagang Luzon dahil pa rin sa inaasahan nating mga katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa susunod nga po 3 hanggang 5 araw ay wala pa rin tayong nakikita ang sama ng panahon o low pressure area na posible maging bagyo na maaaring mabuo o pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So makakapahinga po tayo dahil within the next 3 days pa wala naman tayong inaasahan na mga malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At ang haring araw dito sa Maynila nilulubog mamayang 5:24 ng hapon at muling sisikat po yan bukas ng 5:58 ng umaga. At yan po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Raymond Ordinario nag-uulat. At sumainyo ang ulat panahon. Laging maging handa, anuman ang weather. Okay, maraming salamat, Kuya Raymond Ordinario. Sedyo, medyo in the next few days, magiging maganda pa, Senyor, yung ating panahon. Sana. Lang. Dahil amihan na. Malamig pagdating ng mamayang hapon at saka madaling araw. At saka mas mahaba ang gabi kaysa sa araw. Tama ba? Tama. Kaya pati tuloy pagka mga mabilis na kumagat yung dilim, you know? Alas 5:30 pa lang, madilim na eh. Kala mo, alas 6:30 na ngayon eh, kasi nga malapit ng Pasko. Amihan na. At may mga puto bumbong na at saka bibingkahan dyan. Sa amin meron eh. Oy, by the way, nais ko munang batiin ang isang maligayang kaarawan. Happy birthday itong isa sa ating mga kasamaan at big time ito dito sa Sogo. Sa Sogo Hotel, si chairman namin yan sa TGIT. No? Thank God it's Tuesday and Thursday. Si Ed Las. Parang Ed Las, happy birthday okay, mula sa programang Teka Teka. Kami ni kasamang Ray Pacheco. Ayan. Mm-hmm. Okay, si Arlene. Meron ka pa? Ha? De, meron. Diba? Meron sana akong ano, ito kasi papasok na ngayon si si Ched Chairman si Popoy De Vera, no. Siguro maganda itong usapin ng Tama-tama 'yung sa Ched. Napag-uusapan natin 'yung tungkol sa semester ayun, 'yung break ba na tinatawag ng academic break na pinag-uusapan natin na plano na buong Luzon-wide or nationwide dahil nga sa mga kalamidad. Siguro patatanungin natin siya kung may mga panukalang 'yan okay ba sa kanila. At makatwiran pa yan para sa lahat ng mga eskwelahan sa buong Luzon o sa buong Pilipinas. Yan ang mga dapat natin dinawin. Oo, tama yan. Kasi itong sa academic break na ito, parang ang sinasabi naman ng mga professors dyan sa University of the Philippines, no? Yung remote learning setup ngayon at ang mga kalamidad, parang dagdag na problema o dagdag na alalahanin pa at mental burden pa yan sa mga estudyante at maging sa mga guro ngayon. Kaya gusto mo nila, ihinto na muna, magkaroon na mong break, tapusin na itong paiklian na itong semester ngayon. So nagkaroon ng isang request at nilagdaan ito ng 134 na mga faculty members mula sa iba't ibang kolehiyo, senior at universidad na hindi makatao, ang sabi nila na hindi makatao ang pressure na matapos ang nalalabing mga araw ng unang semester dahil kulang na kulang ang halos 3 linggo na lamang para ma-recover ang mga naapektuhan ng mga bagyo. O nga naman,
So ito yung request nila. Bukod dito, sabi ng mga faculty members ng University of the Philippines na pinwersa rin di umano ang mga academic institutions para magsagawa ng klase sa kabila ng mga panawagang academic freeze sa taong ito dahil sa COVID-19 pandemic. Kasi nga, ang hirap, di ba? Ang hirap magsagawa ng klase on the part of the students sa mga teachers sa gitna ng pandemya. Eh, sinabayan pa ng bagyo, senyor. Sinabayan ng pagkakas. So, napakahirap. Ayan. Eh, okay. Pero magkaiba naman yung epekto ng mga bagyo at sako na sa iba't ibang lugar at sa bansa, di ba? Oo, pero ang sinasabi natin na pwede yes, natin, parang ang sinasabi na nila, parang dagdag burden pa yun eh. Dagdag na alalahanin pa yun eh, di ba? Magkaiba nga epekto ng ano, ng COVID-19, ng pandemya kaysa dun sa mga disasters, baha. Pero alam mo yun, yung iisipin dahil pagka nagklase ka at nagkaroon ka ng assignment at bumagyo, nagbaha, nasira yung internet mo, paano? Katulad yan, di ba si Convergy, humihingi ng paumanhin sapagkat halo sa ibang mga areas, 16 na oras na walang internet services. Oh, di ba? So ito yung sinasabi siyempre, nila. Ang tanungin natin ngayon dyan, ang commission ba o ang CHED ba ay merong kapangyarihang magpalabas ng tinatawag na unilateral decision na yan para sa isang academic break? Hindi nang nais natin inawin ngayon dyan kay Chairman De Rivera. Di ba? Professor Prospero De Vera III bilang chairperson ng Commission on Higher Education. Okay? Now, meron pang isa, senyor, kasi sumisigaw ngayon yung nang mass student strike, yung mahigit naman na 500 estudyante ng Ateneo de Manila University. Nag-organize sila nito the other day, no? Ang hakbang na ito ng Ateneo students naman bilang protesta sa anilay parang tinatawag na criminally neglect pool response o kabiguan ng gobyerno na tumugon sa epekto ng mga bagyong Ulysses at gayon din si Rolly gayon din sa COVID-19 pandemic. So ito naman ang sinisigaw ng mga estudyante ng Ateneo de Manila University kung bakit sila nagsagawa ng tinatawag na strike. Ayon. Kaya ito yung pero mga gusto natin. Ha? Ang tanong nga dyan, may kapangyarihan ba ang CHED? Ewan ko, narinig niyo ba kanina? Kasi nawala ka akong inyo. May kapangyarihan ba yung CHED na magpalabas ng unilateral decision para sa isang academic break? Para gumawa sila ng ganito mga hakbang pag may ganito mga kalamidad. Yun lang ang gusto natin inawin mamaya kay Chair Prospero De Vera. Oo. So, tingnan natin. Kasi binibigay lang natin yung background. Okay, no? Natin? Kasi, ha? Wala pa sa linya natin. Tinatawagan pa. Wala pa. Oo. So, yes. Okay. Yung merong ano, sa tweet ng Dagidon, yung official student paper ng Ateneo, lumagda sa isang mass strike statement ang mga estudyante na umaapila ito sa university para gawin ang lahat upang matulungan yung mga higit na nangangailangan ng tulong sa mga panahong ito. Okay? So, ito nga yung mga biktima ng pandemya, yung mga may sakit, naka-confine, at gayon din yung mga biktima ng mga flooding, especially dito si Ulysses, no? Nangako rin ang mga estudyante na hindi magsusumiti ng anumang school requirements simula November 18, and that is today, hanggat hindi tumatalima ang gobyerno sa panawagang pagkakaisa ng tamang ayuda sa mga apektado ng kalamidad, gayon din sa COVID-19. In other words, senyor, parang ginagawa nilang issue ngayon ang di umano'y hindi pagtalima ng gobyerno, no, ang hindi pagtugon, mabilis na pagtugon ng gobyerno sa mga nangyayari sa atin ngayon katulad ng pandemya, katulad ng mga naapektuhan doon sa bagyong Ulysses, etc., katulad ng putol-putol na internet services. So gusto nila ngayon, parang may konting pressure ngayon to the government. So ito yung ginagawa nila ngayon. So magandang malaman, tama yung sinabi mo. Magandang malaman natin ang katugunan, ang kasagutan mula sa Commission on Higher Education. Ano bang dapat nilang gawin dito? Pulungin yang mga universities and colleges na yan? Magkaisa? At kung paano? Oo, ayan. Ito yung mga issue ng mga estudyante ngayon. Kung kaya't minarapat natin sana na makausap si Professor Prospero De Vera III ng Commission on Higher Education or CHED. Okay? Ayan, abangan lang natin siguro, senyor. Tingnan natin at liwanagin natin yung mga issue. Kasi talaga napakahirap dahil kung ikaw meron kang anak sa nag-aaral, no, kolehiyo, o maging sa mga high school at distance learning ito, senyor, aba talagang number one complaint,
talagang unang-una, mas mahaba ang period, ang oras na sila ay nakatutok doon sa kanilang internet, doon sa kanilang computer para mag-aral. Okay. Mm-hmm. Napakahirap, mm-hmm. No? Now, the other thing, ang feedback na binibigay sa atin is yun talaga, yung internet services. Minsan nga, sa gitna ng ano eh, ng quiz ng estudyante, no? Biglang naputol, mm-hmm, at nagloko yung internet. Ala na, paano mo matatapos yung sagot mo? Paano matatapos yung recitation mo? Mm-hmm. Paano masasabi? Wouldn't affect your grades? Hindi mo naman kontrolado yun, di ba? Ayan. Uh-huh. So, may mga ganyang mga issue. Kaya, ewan ko kung matutuwa ako doon sa report ng Converge. Ano yun? Converge ba yan? Converge, yes, ba yan? Converging. Isa sa mga on Converging na nag-announce pa na, at last, okay na kami ngayon. Okay na kami. Tapos na nakatikim ng sangkatutang ng reklamo yung mga tao sa akin. Naku, ang daming reklamo. Ewan ko kung maraming reklamo tinanggap ka rito sa Converge. Bayad daw sila ng bayad. Wala namang maibalik na, no? Napaliwanag, basta na nahimik lang sila. Pagkatapos biglang ngayon sibigaw sila na okay na kami, naibalik na namin ang serbisyo para sa lahat ng service areas. Eh kung kailan ngayon kayo kubibo, pero nung nagre-reklamo, hindi natin sila na makontak. Hindi na makontak itong service dito. At nagbabayad ang mga tao, naninigil, pero walang serbisyo ang tinatanggap ang mga tao, nagtataka sila. Tapos ngayon, all the while, biglang magsasalita, okay na po, naibalik na po namin ang aming servisyo. Ano pa ngayon ang inaasahan natin? Yung iba, ano mo, kumalas na sa kanila. Oo, kumalas na. Dahil walang nagbibigay ng comment tungkol doon sa reklamo nila. Pagkatapos, biglang ngayon, magsasalita sila, naibalik na. Naibalik na, pero nabipatnaw yung iba na yung mga, dati yung mga sineservisyoan. Yan po ang mabigat yan. Sana naman din binibigyan yung nakatugunan yung mga reklamo nila kung bakit kayo wala. Katapos bigla na lang kayo all out of the blue. Nag-aaral yung mga bata online. Ang dami yung nagtatanong sila sa amin kung ano ba nangyari sa Converge. Hindi yun namin alam. Hindi yun namin makontak eh. Yun ang problema natin. Sana naman magkaroon kayo ng impormasyon ng mga tao. Ano ba nangyari? Hindi ko lang ano ha, kasi Converge kami. Damon, walang tanong, walang sagot na kami nakukuha sa kanila. Puro sigil. Mm-hmm. Sigil ang nakikita natin. Pagkatapos mo magbayad, tatanungin mo, ano serbisyo? Walang sagot. Walang sagot sila. Yun ang problema. Hindi, what is more important kasi ngayon, ano, pinag-uusapan natin yan dahil unang-una, sa panahon na nagdaan, last Thursday, Friday, Saturday, no? Talagang napaka-importante sa atin yung mga internet services. Sinabi mo pa. Oo. Ngayon, kung wala din tayo mapagkukunan ng impormasyon na yan, etc., talagang mahihirapan din, no? Parang ano rin yan, sa mga internet, at least mabilis na naipapasa yung information. At mabilis din tayo nakakapag-communicate. Oo. So, pero at yung Converging naman, meron silang statement, humihingi sila ng paumanhin sa mga areas, particularly. Pero malaking pera to, malaking investment dyan. Ha? Sinabi mo pa. Billion, I think. Kasi that's 32 sila, billion yata. Oo. Kasi ito, nakakapaningil sila eh. Pero pag nagbayad ka, tinatanong, ano, nasa ng servisyo nyo? Hindi sinasagot. Yun ang nagiging problema. Parang apektado kasi niya, parang gigil na gigil ka sa issue na yan. Hindi lang ako gigil na gigil. Wala na, pinaputol na namin. Pero sayang yung binayad namin. Oo. Pinaputol mo na, so wala ka ng internet ngayon. Pero na, binalitan ko ng iba. Pinalitan mo na lang. Kaya nung sinasabi ngayon ng Converge na nagpapasalamat daw sila sa ibang, sa kanilang patuloy na nagsasubscribe, ewan ko kung totoo sinasabi nyo. Mm-hmm. Kung hindi kayo, kasi hindi kayo sumasagot, pinutol nila, naghahanap sila ng ibang way na naka-available. Mm-hmm. Yun ang ginawa nila. Ayun, okay. Kasi kung hindi ka kailangan nila eh. Hindi sila kumikita. Kaya tama lang na dapat talagang pursigihin ng DOTR, Department of Transportation, dati kasi Transportation and Communication, Department of Transportation, DICT, Department of Information and Communications Technology, no? Para at least ma-monitor, lalo na yung mga telecoms, no? Binibigyan niya ng Malacañang, ng presidente, na hanggang December, improve nyo yung mga services. Ah,
Kundi otherwise, pag sasarado ko kayo, papalitan ko na lang kayo dyan. Maraming more than willing and qualified, no? Para doon sa mga servisyo. Tayo naman mga Juan de la Cruz, nakawawa naman, bayad lang ng bayad, pero wala naman tayo magagawa. Kasi wala tayo ipapalit na maganda. Kaya nga sa communications, di ba, sa telecom, naging tatlo na. So nagkaroon ka ng Globe, nagkaroon ng Smart, pumasok din naman si Dito. Oh, di ba? Si Dito. Anyway. Alam mo, hindi ko inaalis yung Converge, ha? Uh-oh. Napakahusay niya noon. Napakahusay, kaya nga nag-Converge kami. Hindi naman kami Converge dati. But, tapos nagulat kami. Hindi lang kami nakakaranas ng reklamo sa kanila dahil na hindi sila kumikibo kung bakit sila wala. Pero hindi, babati na muna ako, Mayor, para medyo babati ko lang itong mga ito nanonood at nakikinig sa atin. Uh-oh. Si Arlene Casibiro. Oh, Samiro Siros, good PM, Mayor and Senyor. Ayan. Tapos si Angelor Deredaha, magandang hapon po, Sir Mon at Sir Ray. Solid DWIZ 882 kHz, Manila. Stay safe. God bless, Malolos, Bulacan. Ayan. Sabi ni Annette Allegri D, may big one din sa California kung kailan. Tapos ang sabi niya, Mayor Mon, pwede bang interview si Mr. Sunidum? May mga malaking sinkhole na naglabasan sa isang bayan sa Batangas, baka biglang pumutok uli ang Taal Volcano. O, yun ang sinasabi sa atin ni Annette Allegri. Okay, yun ang sabi niya, sa Batangas daw. Sige, bakit naman hindi? Okay. Issue yan na pwede makaano, no? Ray, may babatiin ka pa ba? Alas 5:30 na, baka wala na. Kailangan pa yung magpaano na. Inabol ko itong mga nagbababati pa rin sa akin. Ayun. Ray? Ayun ka pa? Oh, wala na. Papaalam na tayo. Pero bago lahat, magpapasalamat muna ako kay Undersecretary Robert Rivera. No? Thank you very much. At binigyan niya tayo rito na si Yusik Robert Rivera. Meron siyang binigay dito na face mask sa atin. Copper fiber mask. So thank you very much, Yusik, for your thoughtfulness. Maraming salamat po. Ayan. Okay. So salamat tayo dito, Ray. Ha? Paalam na tayo, Ray. Hanggang bukas tayo. Okay. At bukas, araw ng Webes, meron tayong MX3 segment. Okay, kasama natin si Dr. Edwin Bien. At another important issue na naman tungkol sa pangkalusugan, ayan, ang ating tatalakayin bukas. Okay, ito po ang inyong lingkod, Mon Ilagan. Maraming salamat. At yan ang MX3. Teka, alas 4:30 na.